Magandang araw mga kabukid. May magandang balita po. Mag-harvest na po tayo ng bais. Ito na po, harvestin ko na para makita nyo din. Na po siya. Ito na po yung resulta po ng pagtatanim natin, pagtiyaga. Ito na po. Maganda po ang ano niya. Harvest na po ito. Pwede na panglaga. Matitikman na natin. Ito na po siya. Puti po siya, hindi po yung ano, sweet corn. Yan po. Yan. Ganda po yung ano, yung laman niya. Ito po. Ganda. Hindi kita rin po nilinis yan kasi mas mataas naman yung mais. Okay na yan po. Siya. Matitikman na po ang mais natin. Sigurado ko masarap ito kasi puti. Mas gusto ko po ang ganito kaysa sa yung sweet corn kasi para sa akin mas masarap. Lagkitan po. So. Ngayon po, punta naman natin yung may bago po. Yung tanim ko po sa may palaya na sitaw. Nalagyan ko na rin ng pagapangan para maging maganda na yung tubo nila. Diretso na po yung gapang nila pataas. May nalagay na po ako. Ayan po, may pagapangan na. May ano na po sa taas para diretso na sila. Bali, nilalagyan ko rin po siya ng dayami. Ayan po siya. Oh. Bali, sa mga pagitan niya, nilalagyan ko pati sa puno para hindi masyadong damuhan. Sabay pataba na rin po. Ito po siya. Oh. Ganito po ang nangyari. Ito po, dayami. Para marami din pong ano dito, dayami, kaya nilagyan ko na. Sabi po tayo ng palayan eh. Pero hindi po yung galing sa akin. Hiningi ko lang po yun sa unahan ko. Nakot ko lang po papunta dito para ano ko, malagyan ko ito. Ito po ang pagapangan ko. Tansi lang po tapos alambre para matibay. Para nag-ano na po ako sa pagapangan kong kahoy kasi nga po nagbabante ako ng maya para sabi ko mas mabilis-bilis, nagbili lang po ako alambre at ito din pong straw, yung sako po ito na pinag-iwiwalay ko. Ano po siya, oh. Okay na po siya, gumagapang na, oh. Siguro ko mga tatlong roller na to, atas na po. Ito po ang pinagkakaabalahan ko dito pag walang maya. Kaya kahit paano po, nagbabante ako ng maya, nakapagtrabaho pa rin ako dito sa may palayan. At ipapakita ko rin pala sa inyo po yung update ko sa ano, sa aking palayan. Ito na po siya. Malapit na po anihin. Dilaw na. Malagkit po ito kaya malaki ang butil. Ito po. Malapit na po yan. Medyo naarangan din po yung daanan sa may pinapil kasi nilagay ko po ng alambre patibay po sa mga poste para di mabuwal. Pero okay lang po kasi pag nag-ani naman ito, pwede na po dumaan dyan yung po, malagkit. Sa mga mahilig po sa malagkit, dito po may malagkit. Makakaluto na tayo ng malagkit pag nag-ani. Oh, ito na siya. Malapit na rin po matikman yung pinaghirapan. Unang tanim ko lang po ng palay kasi dati po nagtatrabaho din po ako sa labas kaya pag COVID naisipan ko na umuwi na lang dito at may taniman din ako. Dati po
hindi ako nagtatanim ito. Pinapataniman ko lang ito. Ngayon po ako nagtanim kasi nandito na ako, sabi ko. Kailangan na pong taniman eh. Wala naman akong sabi ko, mas pinili kong humuwi sa probinsya kasi alam ko may lupa ako na pagtataniman. Katulad po nito, kaya unang tanim ko lang po ito. Pero dati po, lumaki po ako dito sa pagsasaka. Kaya alam ko po ang pagtatanim. Ito po maani, siguro ko mga isang linggo pa po nito. Anihin na to. Medyo wala na rin pong ganong maya. Tapos yung sa baba po, may nagbabantay po yung panganay kong anak. Habang maaga pa, di pa ano-ano. Yung module po nila kasi tapos na. Kaya sabi ko, para kahit paano, wala namang kayo gagawin. Naglalaro-laro sila, lakad-lakad. Sila na din po ang nagbubukaw ng mga maya doon. Isang linggo po nito, o baka wala na isang linggo. Ano nito? Medyo pinapahinog-hinog ko po kasi may mga medyo nahuli. Kaya sabi ko magsabay-sabay na sila. Maganda sa ang taniman mo, malapit sa palayan. Kasi nakakapagtrabaho ka po sa taniman mong gulay, nakakapagbantay ka rin sa ano mo, sa palay mo. Kahit paano maiwasan yung ano, piste. Yung mga nag ano sa palay. Masaya na rin po. Masaya na din talaga dahil ito na. Talagang wala ka nang isipin na marami pang gagamitin na mga pagkatulad ng pataba kasi ito po bunga na harvest na po ito. Kaya maganda na talaga. Pag ganito na po ang makita mo, hindi ka na makaramdam ng pagod. Parang gusto mo dito ka na lang lagi pagmasdan, pahinga po. Parang pahinga mo na rin habang kahit napagod ka, parang pag nakita mo yung mga tanim mo, katulad ng mga gulay ko, yan. Parang di ka na po makaramdam ng pagod. Kaya maganda talaga po ang ano. Yung pinagtaniman ko po ng kalabasa, yan po, inispray ko na din po yan ng herbicide. Kaya patay na po pamatay damo. Yan na po. Tataniman ko na po yan. So, tumubo na yung mga similya ng damo, lalagyan ko na lang po ng dayami at pag-ani po nito, ilalagay ko siya dito para maiwasan ng lumaki sila. Maganda. Maganda ang tubo na dire-diretso na. Ito po, okay na po ang ano, dahon. Mga ano sila. Sumusunod na sila sa estro, pataas. Siguro ko mga isang linggo, dalawang linggo, baka dito na po sila sa alambre. Tinipid ko po yung kahoy kasi yung trabaho ko pasaglit-saglit lang kaya inisip ko ito na lang na alambre. Ito po yung nilagay kong patibay niya kasi po kailangan po mayroon ito bawat kanto, lahat pong kanto, tapos dulo po ng linya ng poste para hindi po mabuwal. Dito po sila kumukuha ng lakas. Sana po nagustuhan nyo po yung video na ginawa ko. Sana po wag po kayo magsawang manood. At sa mga nanonood na din po sa video, nakapanood na po, maraming pong salamat sa inyo. Sige po, salamat po sa inyo lahat. Sa mga nag-subscribe, sa mga viewers ko po, sana po wag po kayo magsawa. Suportahan nyo po ako. At panoorin nyo po ang video ko. Sige po, salamat. Maraming salamat sa inyo.